Welcome back to my YouTube channel. Anyways, my name is Carlene. Carlene's Journey's Life. So, papakita ko nga pala sa inyo guys kung ano ang meron sa Marinduque. The Marinduque tourist spot. Tara, samahan niyo ako guys. Lilibutin natin ang Marinduque. Tara, let's go! Ito pala ang Marinduque. Tinawag siyang Marinduque kasi mainly because of its Moriones Festival. So, kaya siya tinawag na Marinduque dahil sa Moriones Festival. The terms of Moriones, it becomes, came from the words of Morion. Which means mass. Kaya nagkakaroon tayo dito guys na every Holy Week guys, meron po ditong ginaganap na Moriones Festival. So, ito siya guys. Papakita ko sa inyo kung ano yun guys. Meron ito sa Marinduque, sa Buak Marinduque, ginaganap ang Moriones Festival. Tapos guys, makikita natin dito sa Buak Marinduque ang Immaculate Conception Cathedral Buak Marinduque. Ito siya guys. Pinakasikat ito guys sa Marinduque, yung Miraculous, yung cathedral na guys, no? Alam nyo guys, ang una natin makikita sa Marinduque kapag galing po tayo ng Balanacan Port, makikita po natin doon yung Miraculous, ina ng, yung rebulto po siya guys, ito siya guys, papakita ko sa inyo dito, yung Miraculous ina ang tawag po doon, na tourist spot po siya doon sa Balanacan Port. And anyway guys, makikita rin po natin doon ang Maniwaya Island na sikat po sa Marinduque guys. Ito po ay matatagpuan sa Santa Cruz. Mainly known of Santa Cruz. Ito po ay tinatawag na Palad Sandbar Maniwaya Island. Is one of the kind places for outdoor enthusiasm of and beaches lover. It features powdering white sand that flash through the crystal clear water. Ang ganda guys, no, sobra. Yung pinaka sandbar nyo guys, ang ganda, pinupino po yung buhangin. Tsaka kaya ito po ay tinawag na Palad Sandbar sa Maniwaya Island. Matatagpuan ito guys sa Santa Cruz. And then po guys, meron din po papakita ko rin po sa inyo guys kung paano po papunta ng Maniwaya Island. From Balanacan Port going to Santa Cruz, sasakay po tayo ng maliit na boat papunta po ng Maniwaya Island. So, meron pong pangalawa po na makikita po natin sa Marinduque is Mogpog Island. Ito po ay tinatawag na Colossal Rock and Charming Beaches. Ginawa po siyang Ugog Rock Formation located just off the beaches. Ito siya guys. Maganda dito guys. Papakita ko sa inyo lahat yung mga pictures po ng mga beaches dito sa Marinduque. Yung mga pinaka main tourist spot. So meron din po tayo dito guys. Makikita rin po natin sa Marinduque is yung Gaspar Island. Tinatawag po itong Tres Reyes Marine Sanctuary. We went to Gosan and rent our boat to Gaspar Island. Ito siya guys, sorry. There are small portion of white beaches with rock formation. Ang ganda niya guys kasi naka rock formation siya ng triangular. So maganda kaya puntahan natin guys. Pag pumunta po tayo ng Marinduque guys, huwag natin kakalimutan puntahan itong mga lugar na ito. So maliit lang po siya na island guys. Pwede po natin libutin. So nilibot po namin yan. And then, makikita rin po natin dito, guys, yung Elephant Island. Hinawag po siyang Elephant Island kasi sa itsura po ng island niya. Doon sa gitna ng dagat, guys. Hinawag po siyang Elephant Island dahil sa structure po niya ng elephant. Ito po ay pinaka-exclusive po na resort.
Tinawag po siya na Bella Roca Island Resort and Spa. There are exclusive island resort and spa that was built at the former Elephant Island. This Greek-inspired resort is one of the most exclusive, expensive resort in the Philippines. Kung pupunta po tayo dito, guys, pwede natin siyang libutin, guys. Pwede po tayo mag-picture po dito, guys. Ito po siya. May picture po ako dyan, guys. Yung Elephant Island po. Pero, hindi pa po ako nakakapunta mismo doon sa island na yon. Doon lang po mismo sa labas. Sa pinaka-ano lang po ng island niya. Sa gilid-gilid, you know. And then, makikita rin po natin yung Puktoy White Beaches. Ito po yung Puktoy na matatagpuan po natin sa Torrijos. Maganda rin po to, guys. Yung island na to, sa Puktoy White Beaches po siya. Matatagpuan po ito, guys, sa Torrijos. Outshine by its more popular neighbor. Kapitbahay po siya, guys, ni Maniwaya Island in Santa Cruz. Mga activities po na meron dito sa Puktoy Island, sa Puktoy White Beaches, is kayak and boating. So, guys, huwag po natin kakalimutan na puntahan yon. Marami pa pong mga lugar na pwede po, activities na pwede po natin makita sa Marinduque. Meron din po tayo, guys, na sightseeing po ng sky. Kung sa Baguio, meron po tayo na cloud seeing ba yun? O yun, guys, meron din po tayo nun sa Marinduque. Matatagpuan po ito, guys, sa Buac Marinduque. Tapos, guys, pagka pumunta po tayo ng Marinduque, meron din po tayong makikita doon na si Malbog Sulphur Spring. Meron din po, guys. Ito po ay matatagpuan sa Buena Vista, Marinduque. Ang entrance fee po niya is 50 pesos per person. For senior po is 30 pesos. Aside from the powdering beaches na makikita po natin dito sa Malbog Sulphur Spring, one has a relaxing moment in Malbog Spring. Water emanate from the slope of Mount Malindig, an inactive volcano. Tapos, meron din po tayo dito. Makikita rin po natin dito sa Puktoy Underwater Museum ang Puktoy White Beach and man-made as attraction set of natural setting when you dive here. Sa ilalim po ng dagat, guys. Makikita po natin, no? And then po, meron din po tayong Kawa-Kawa Falls na matatagpuan po natin sa Santa Cruz. Sobrang lamig po ng ano dun, guys, na falls. Sa Kawa-Kawa Falls. And then, 15 feet height po siya, guys. Circular and deep catch basin. Try climbing the cliff and plunge or dive your way to the pool. Just make sure na marunong po tayong lumangoy. Tapos meron din po tayong matatagpuan na Gasan Butterfly Garden. Meron din po tayong butterfly garden na matatagpuan po natin sa Gasan, guys. Sobrang ganda niya, guys. Located po siya sa Barangay 1, Gasan, Marinduque, guys, no? Sobrang ganda po ng lugar na to dito, guys, sa Gasan. Sobrang lapit lang po nito. Malapit lang po ito, guys, sa Buac Marinduque. Diba, sa doon ako pinanganak, no, guys. Tapos po, meron din po tayong Mount Malindig na matatagpuan po natin, guys, sa Buena Vista, Torrijos. Ang elevation height po niya is 1.157 meter above sea level. And then, entrance fee po niya is 45 per person. Guide fee, 500 peso, person for maximum 4 person po tayo. Because trail high mostly. Maganda po dun, guys, pag umakit po tayo dun sa mount na yon. Tapos po, meron din po tayong Mang Iliol Sunflower Garden na matatagpuan po natin din sa Gasan, Marinduque. That's right, you'll only beautiful sunflower in Benguet or Baguio City.
If catch sight of the Mount Elior Sunflower Garden is not a big of those found in Benguet, however, it still pay off visiting and Benguet feels like experience here. Na makikita po natin guys sa Gasan Marinduque. Meron din po tayo guys sa Marinduque National Museum. Makikita po natin yung history of the province of Marinduque, no? Dito po sa museum nila. Sa buwak po natin ito matatagpuan sa bayan ng Buwak Marinduque. Entrance fee natin dito guys is 20 pesos. For children is 10 pesos each. Open po siya from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Friday lang siya guys. Sobrang ganda nito guys sa museum ng Marinduque. So anyway guys, kung nagustuhan nyo po yung aking ano, papakita ko po sa inyo lahat ng mga tourist spot na magaganda na makikita po natin dito sa Marinduque. So anyway guys, thank you for watching. Papakita ko rin po sa next video ko guys yung mga beautiful cathedral ng Marinduque na matatagpuan po natin, na pwede po natin puntahan if ever na pumunta po tayo ng Marinduque. Thank you guys, thanks for watching. Kung nagustuhan nyo guys, please watch and subscribe, and huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe. Thank you guys!